Naglalaro nga ba ang bansang Amerika sa tinuguriang likod bahay ng China? Ang timog kanurang Asia? Ang sagot dyan ito. Kung naglalaro man ang mga ito, marunong naman ang mga Pilipino sumayaw sa tugtog at sumabay sa agos. Bakit? Dahil ito na lang ang paraan para malabanan natin ang pagbubuli ng China sa sarili nating bakuran. Bago pang lahat na yan, isubscribe muna ang channel na ito. Mahigit 3 dekada na ang nakaraan ng tuldukan ng Pilipinas ang presensya ng base militar ng Amerika sa bansa. Sa tingin ng mga Pilipino, ang 2 pangunahing base militar ng Amerika sa Pilipinas, ang Clark Air Base at Subic Naval Base, ay matatawag na pamana ng kolonyalismong Amerika na nais pakawalan ng Pilipinas. Subalit, nito lamang ika-32 ng Marso ngayong taon ay kinumpirma ni Bongbong Marcos, ang presidente ng Pilipinas, ang 4 base militar na matatagpuan sa Isabela, Zambales, Cagayan at sa Palawan sa Timog Kanuran na malapit sa pinag-agawang Spratly Islands. Ito ay karagdagang base sa nauna ng 5 na inilaan ng Pilipinas sa Amerika sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o ECA. 3 dito ang masasabing malapit sa Taiwan at isa ay nakaharap sa South China Sea. Ano ang totoong pakay ng Amerika kung bakit nais nitong pagtibayin at palawakin ang relasyon sa mga bansa sa Pasipiko? Ang pagsasara ng usapang ito ay magbibigay ng access sa Amerika na may sagawa ang mga aktibidades sa mga base militar ng Pilipinas, kasama na ang pagpapatayo ng pasilidad katulad ng runways at military housing, pati na impaka ng mga equipments, bagaman hindi ito permanente. Ayon naman kay BBM, ang hakbang na ito ay mahalaga sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Luzon kung saan pinakamalapit ang bansa ng Taiwan. Pero hindi lahat sang-ayon sa pagtatambal na ito, dahil nangangamba ang ilang lokal na pamunuan na masasangkot lamang ang Pilipinas sa sigalot ng Amerika at China dahil sa Taiwan. Umaasa naman ang Pangulong maunawaan na maopisyal ang kahalagahan ng pagpapalawak ng presensya ng puwersa militar ng Amerika sa mga lugar na nasasakupan nila. Maaalalang natagalan bago maisarado ang deal na ito sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte na nais pagtibayin ang relasyon sa China at lumayo sa Amerika. Nang maupo si Duterte noong 2016, ay ipinangako nitong ilipat ito ng suporta pabor sa China at Russia sa kabilang banda. Mabilis pa sa inaasahan ang naging tugo ng bagong administrasyon na binigyang diin na ang hakbang na ito ay lalong makakapagpalakas sa alyansa ng 2 at makakapagpabilis ng modernisasyon ng pinagsamang puwersa militar ng Pilipinas at Amerika. Dagdag pa ang masalimuot at di mahula ang banta sa seguridad ng bansa mula sa karating bansa nito. May magandang maidudulot kaya ang kasunduang ito dahil ang ilan sa mga politiko ay duda sa maaring kahahantungan nito. Ayon sa isang eksperto, hindi makakayanin ng Pilipinas na labanan ng China ng mag-isa, kaya kinakailangan nito ang Amerika. Kaya sa pananaw ng 2 ang hakbang na ito ay maituturing na win-win situation. Kung lokasyon ang pag-uusapan ng Pilipinas ay maituturing na key strategic area para sa US, ang lokasyon ng Pilipinas ay tiyak na makakapagbigay ng kapangyarihan sa Amerika na hindi kayang maibigay ng base nito sa Okinawa at Thailand. Ang paunahing daanan nito sa South China Sea ay magiging isang kalamangan sa mga trupang Amerikano na maisagawa ang mga taktika at strategiyan hindi lamang sa hilagang silangang Asia kundi pati na sa timog silangang Asia. Nahiblad naman ang China at inakusahan ng US na nanggagatong upang magsimula ng gulo at binalaan ang mga bansang huwag magpagamit sa Washington. Ipinahiwatig ng Chinese Embassy sa Manila na ang pagpapalawak ng EDCA ay lubhang makakapinsala sa pambansang interes ng bansa at magdadala ng panganib sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Dahil ayon dito, ang paglalaan ng base militar sa mga Amerikano
ay maaaring hihila sa bansang masangkot sa alitan sa rehiyon. Ayon sa US, ang kooperasyon ito ay naglalayong makatulong sa mga disaster relief efforts ng Pilipinas. At sinabing ang EDCA sites ay makakapagpaunlad ng lokal na ekonomiya. Ang sagot naman ng China, walang duda na ginagamit ng Amerika ang Pilipinas upang palibutan ng China. Tanong pa nito, kailangan bang makisawsaw ng Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa Taiwan? Kung sakasakali, isang third world country katulad ng Pilipinas ang maipit sa tunggalian ng dalawang higanteng bansang ito, ano ang tingin mo?